May alaga ko yung baboy dito. Wala porma. Tarantado nito. Oras na trabaho na tutulog. Uy! Hijay! Halika nga! Halika! Ano ba? Ikaw ah, sinabayaran ka rito para magtrabaho, hindi para matulog! Uy! Lakot ay! Sigit! Sabi! Sigit! Tulungan mo ako! Sigit! Sigit! Bakit anong problema? Kukulpin ako nila Forman, oh! Ayan na sila, oh! Halika! Halika! Dali, Forman! Ano ba kasalanan ng pinsang ko? Eh, nakita ko natutulog, eh! Susitahin ko! Gusto pang lumabas sa akin! Ba't siya ko lalaban? Eh, kinukulpin niyo ako, eh! Bakit? Nalilitan ba kayo sa akin? Ha? Ha? Uy, gagong to! Sama mo sumagot, ha? Halika ka! Sandali, sandali! Pagpasensya niyo na pinsang ko! Pasensya! Ay, kailangan dyan turuan na leksyon! Sandali lang, Brad! Ang hirap mo naman pakiusapan, eh! Pati ikaw! Umahalma ka na rin! Forman! Uy! Pare! Tuloy mo! Uy, pare! Pare! Gusto mo magsimba ng may bulak sa ilaw! Uy! Sige, Rodri! Tamahan tayo niyan! Ay, ikaw! Gusto mo rin maging kapitan ng talabas sa Cavite? Ha? Huh? Wala pala sinabi! Ikaw kasi! Tulog ka ng tulog! Malapat lang yung likod mo, tulog ka na. Puro problema yung binibigay mo sa akin. Umuwi ka na nga. Kaya mabuti pa yung iisa ako eh. Wala akong problema. Kaya tama yung si Superman eh. Nagtatrabaho siya mag-isa. Wala siyang alalay. Kaya sa suso. Taktado mo yan. Kinaguan pa ako. Kaloy! Kaloy, nasan ka? Nandito! Saan? Sa balon! Oh, ano ginagawa mo dyan? Eh, may butas pala, hindi ko nakita. Nahulog ako, tulungan mo ako. Huwag na! Bagay ka dyan, mukha ka namang kuhol. Ano mo nangyari dito? Buti pa, tignan mo na lang sa loob. Isa, nagpapagawa ka ba ng bahay? Bakit may mga karpintero sa loob? May bako mo mahigi. At itong kabila. Ano ho ibig sabihin nito? Ikaw ba si Reden Sarmiento? Ako nga. Mga sheriff kami. Sheriff? Pinsan, hindi ba sa cowboy lang yun? Sumigil ka nga. Ito ang closure order na galing sa korte. Sana naman ho, binigyan niyo kami kahit konting palugit. Siguro naman ay nakatanggap ka na ng notice dahil sa ilang buwan ka nang hindi nakakapagbayad sa bangko. Kaya ito, iniilit na ang mga ari-arian mo. At kahit anong gamit dito sa loob ay hindi mo pwedeng ilabas. Pati yung mga damit namin, yung short ko,
Yung sipilyo ko. Yung brief ko. Mga damit at mga personal na bagay, pwede. Pero bukod doon, wala na. Insan, may mga damit nga tayo, pero wala naman tayo matutulugan. Take pa natin ang nasunugan. Like China in my hands, she's so vulnerable. And I don't understand. I could never hurt the one I love. She's all I got, but she's so vulnerable. Oh, so vulnerable. Days like these, no one should be alone. No heart should hide away. A touch is gently conquering my mind. There's nothing worse than say. She's colored all the secrets of my soul. I've whispered all my fears. Sino na pala mo? Suga pa ka kasi. Basta sa wala na kayong gusto ko. Namagato na yung gusto ko. Matagal nang magayan. I could never hurt someone I love. She's all I got. Para matugon sa bahay at luma mo. Huwag mo nang ituloy. Suradong palpak na naman yan. Makinig ka muna. Yeah, hold-upin natin yung bangkong pinagsalaan ng bahay at luma mo. Sira ka talaga, no? Ano sira? Kukuha lang naman tayo ng patubos eh. At saka sa kanila rin naman natin ipapayad din eh. E di parang umiram lang tayo, di ba? Huwag na ako pa rin yun. Hina ng lupo. Lumigil ka na nga. Please. You and I, excuse me. Ano ba yan? Iba na talaga may naghihintay, ano? Para kang sinisilihan sa puwet. Hindi naman. Hoy, ganyan din ako nung araw, ano? Pero nung wala na mahutot sa akin, iniwan din ako. Bakit? May iba ka na ngayon? Eh, iba yun. Malakas sumakit yun eh. Pulis eh. Ibig mo sabihin, siya naman ang hinuhututan mo. Gaga. O mamaya tayo mag-usap. Oy mga inday, tumabi kayo dyan. Hoy, daan-daan ka, baka matapa ka. You can hear a heartbeat warm against glass, bitter cold. These are the days. Ano nangyari sa mukha mo? Napaaway kayo, no? Ito kasi si Kaloy eh. Tulog ng tulog sa trabaho. Kaya natanggal kami. Yun lang ba ang problema mo? Kaya hindi maipintay ang pagmumukha mo? May malaking problema eh. Pinadlock na sheriff yung bahay niya. Pinadlock? Bakit? Kasi nakasanla eh. Hindi kasi siya nagbabayad eh. Eh, paano kayo ngayon? Ano mangyayari sa inyo? Eh, wala nga. Ano ba di palaboy-laboy? Kanina ka pa, hindi ka naman kinakausap. Sagot ka na sagot! Sige ka, wala tayong matutulungan. Yun lang ba ang problema niyo? Eh, di dun muna kayo sa apartment ko. Total, solong katawan lang naman ako doon, di ba? Huwag na, nakakaya naman sa'yo. Mabigat lang kami. Nakakaya. Hay nako, Redes. Mas nakakahiya kung sa bangketa kayo matutulog. At saka, pansamantala lang naman yun, di ba? Pag nakakita na kayo ng trabaho at nantitiran, eh di, tsaka na kayo umalis. Pumayag ka na, Insan. At saka, pabor sa akin yun. Hindi na ako parang tangang maghihintay sa'yo dito. Eh di pagdating ko ng bahay, kumbaga sa pagkain, nakahain ka na.
kakainin ko na lang. Ang sarap! Kailan yan? Sana sama-sama tayo sa isang kwarto para masaya, di ba? Tampal, gusto mo? Ginaw! Ano ba, Riden? Wala ka ba sa mood? Pasensya ka na, Dina. Masyado lang ako nadadala sa problema ko. Hay nako. Pwede ba? Kalimutan mo muna yung mga problema mo pag magkasama tayong dalawa. At saka, marami ka pa namang mapapasukang iba, di ba? Hindi naman yun iniisip ko eh. Yung bahay at lupa namin. Yun na nga lang kaisa-isang ari-arian namin. Napabayaan ko pa. Matutubos mo rin yun. Hayaan mo. Pag natuloy ang pagja-Japan ko, tutulungan kita. Hindi naman ako papayag nun. Masyado nang liliit ang tingin ko sa sarili ko. Ikaw naman. Wala yun, no? Gusto ko lang talaga makatulong. Sobra-sobra na nga tulong mo sa akin eh. Basta para sa'yo, Riden, kahit ano. Oh, saan ka pupunta? Bababa lang ako. Titignan ko sa kaloy. Baka inubos na laman ng ref mo eh. Alam mo naman masiba yun. Nakantado ka, ano? Ano ginagawa mo sa likod ng pintuan? Nang buboso ka, ano? Halata ba? Oo, halatang halata. Sige na. Huwag na natin tuloy. Kinakabahan ako eh. Papira ka naman. Nandito na tayo eh. Kapag pumalpak tong lakad natin, damunin yung lupa pagsak natin. At ikaw sila elektrika dahil ikaw promotor. Think positive lagi. Think positive. Pag nakalusot tayo, tapos ang problema natin. Lit. Puno. Sige na. Bahala na. Good morning, sir. Good morning, ho. Good morning. Go ahead. Make my day. Talagang pinangako na lalaking yun. Bukod sa buong loob, talagang matapang. Kundi dahil sa kanya,
Eh siguradong nakuha ng mga hold-upper ang pera i-deposit ko. Dad, kung bakit ba naman kasi kayo pa mismo pumupunta sa bangko? Eh samantalang, marami naman kayo mautusan. Mahirap ipagkatiwala sa ibang tao ang pera. Lalo na pagka ganong kalaking halaga. Ano naman na nangyari dun sa taong yun? Siyempre, may kaso na rin siya. Nakabaril siya eh. Kinunan siya ng statement sa headquarters. Para wala siyang kaso, inareglo ko na. Nalaman ko tuloy na natanggal siya sa trabaho. Kaya, inalo ko maging driver natin. Daddy naman. Alam niyo namang napakadelikado ng panahon ngayon eh. Hindi kayo dapat basa-basa na lang dumadampot ang kung sino-sino na lang dyan. Mukha naman siya mabuting tao eh. Isipin mo, itinayaan niya ang buhay niya para sa akin. Hindi ko naman siya kaano-ano. Sabi sa'yo eh, basta masipag ka lang maghanap, sak na magkakatrabaho ka. Aksidente lang yun. O di ngayon, wala ka ng problema. Pwede ka na mag-ipon ng pantubo sa lupa't bahay mo. Kaya, sabi ko dito sa pinsan ko na bumali muna siya para may pantubo siya sa bangko. Minum ko na nga lang, panay ang sandok mo. Teka, sino nga ba yung amo mo? Don Benito Pareño. Negosyante, export, import. Ano ba? Talaga bang hindi mo kaya pa upindin si Tina? Maya-maya na lang po, sir, at naka-table pa siya doon sa kabilang customer. At tinatanong ko, kung hindi mo kaya? Kitay niyo lang, sir, at maya-maya aalis yung customer niya. Hindi mo pala kaya eh! Ako kukuha! Boss! Sandali lang, boss! Boss! Ayan. Sandali lang! Boss, ayusin naman natin! Ito, huwag kayo mang gulo dito! Huwag ka makialam dito! Ano eh? Pinapin ko itong ka-table mo, ha? Halika! Ano ka ba, Chris? Hindi mo ba nakikita? May kausap ako? Ha? Kaya nga kita inihiram eh! Wala namang basbusan. Sir, kupakan ko na to! Ha? Kupakan ko na! Totoy! Masyado ka mainit eh! Palamig ka muna! Ethan, kaya mo ba? Nalilita ka sa akin, ha? Matigas ka, ha? Wala ba? Okay, ha? Ano ba kayo? Bakit hindi pa kayo tumawag ng polis? Tumawag kayo ng polis. So, Bennett. Bakit? Ano nangyayari dito? Masalapit tumating kayo. May nagugulo sa loob. Teka, pasukin ko. Bernie! Hoy! Kayong dalawa. Sumama kayo sa akin. Teka, sandali. Wala naman kaming kasalanan, ah. Sila nag-umpisa ng gulo. Totoo yun, Sarge. Mga customer ko sila. Pinagtanggol lang ho nila ako sa mga yan, oh. Pabayaan mo na sila, sweetheart. Mga kaibigan namin ang mga yan. Eh, paano yung mga nasira dito? Sarge, huwag niyo na hong intindihin yan. Kami na hong bahalang makiusap kay manager. Eh, yung mga yan, oh. Yung mga yan ang dalin nyo. Oh! Sige na! Halika na! Ayo! Ayo! Sige na! Sige! Para sa'yo. Kunin mo. Ano ho to? Akala ko driver lang ang trabaho ko dito. Driver, bodyguard. Di ba may bodyguard na ho kayo? Kailangan mo rin yan. Dahil parati tayong magkasama.
Ito ang mahirap eh, pag negosyante ka. Maraming naiinggit. Maraming nagagalit na kalaban sa negosyo. Pamproteksyon din natin yan. Dad, I'm ready! Iya, si Riden, ang bago natin driver. Magandang hapon ho. Dad, let's go na. Baka muli pa ako sa flight ko. Riden, halika na. Take care of yourself, huh? I will. I'll just call you when I get there. Okay. Hintayin ko ang tawag mo. Pero gusto kong ipangako mo sa akin na mag-aaral ka mabuti. Kasi alam mo, matanda na ako eh. Alam ko na kailangan ko na ng kapalit para mamahala ng ating negosyo. Okay. Take care of yourself, huh? Bye-bye, Dad. I'll miss you, Iha. Yeah. At kayo, huwag niyong pababayaan ang daddy ko, ha? Yes, ma'am. Dahil sa oras na may mangyaring masama sa kanya, kayong mananagot sa akin. Thank you. I miss you. Hindi ko nakukuha sa loob. Ako na. Hi, Dad. Bye. Lakad na tayo. Saan tayo doon, Benito? Sa opisina. Sisiguraduhin ko lang kung may lalabas yung shipment mamayang gabi. Bakit to? Bakit tahimik dito? Nasaan mga bata natin? Ah, baka nagpapahinga lang. Sige, tingnan mo. Tara! Barating, dapat i-report natin to. Huwag ka nang marangot. Sabayan na ako magpapaliwanag. Hindi ka na.
Alam kong iniisip mo yung nangyari kagabi. Pero wala ka nang dapat pang ipag-alala doon. Ang hindi ko lang humaintindihan, bakit kinailangan pa natin tumakas nung dumating yung mga pulis? Negosyante ko, Reden. Kilala. Ayoko masangkot sa kaso. Makakasira yun sa negosyo. Paano yung mga bodyguard yung napatay? Basta na lang nating iniwan doon. Kung sa akin pala nangyari yun, pababayaan nyo rin ako. Marunong akong magmahal sa mga tao ko. Kanya nga pinaasikaso na kay Nonoy ang tungkol sa problema yan. Tsaka isa pa, nagpadala na ako ng tulong sa mga naulila nila. Hindi perang pinag-uusapan doon, Benito, kundi pagpapahalaga sa tao nyo. Hindi sila nadidihado sa akin. Wala akong inilihim sa'yo. Nung una pa man, alam mo na delikado ang trabaho mo dahil sa marami akong kalaban na hindi ko nakikilala. Kalimutan mo na yun. Siya nga pala, tagal-musal ka na ba? Halika sa bahay. Saluhan mo ako. Sige na. Hello. Dennis. Si Don Benito ito. Don Benito? May problema ba? May tumira sa amin kagabi. Muntik na kaming mayari. Sino sa palagay mo ang gagawa nun? Mahirap sinuhin yan, Don Benito. Sa dami ng karibal natin sa negosyo, pwedeng isa sa kanila ang tumira sa inyo. Malaki na ang pondo ng grupo na nakapangalan sa atin dalawa. Kung sino man sa atin ang mawala, mapupunta sa may iiwan ng pera. Maliwanag yun, di ba, Dennis? Anong ibig niyo sabihin, Don Benito? Pinaghihinalaan niyo ba ako? Bakit? Imposible bang mangyari yun? Minsan akong bumagsak, Don Benito. At kayong nagtayo sa akin. Sa laki ng utang na loob ko sa inyo. Ni sa isip, hindi ko magagawa sa inyo yun. Mabuti naman kung ganun. Dahil sa ikaw ang tinuturing kong pinakamatalik na kaibigan. Ayoko sanang ikaw pa ang sasaksak sa akin likod. Don Benito, ito na ho yung mga taong sinasabi ko sa inyo. Pumasok kayo. Sa loob tayo mag-usap.
na nga sinasabi ko eh. Kung nakinig kayo sa akin noon, yung shipment ng mga epektos, milyon na sana ngayon. Hindi malagang pag-usapan yan. Ang isipin natin kung paano natin matatapos ang problemang ito. Walang mangyayari kung patuloy tayong makikipagmatigasan kay Don Benito. Napakalaki ng grupo niya. Kung tutusin, kung gugustuhin niya, pwedeng-pwede tayong ibagsak. Tama si Mr. Gonzales. Wala na tayong dapat gawin, kundi makipagkasundo at makiisa sa grupo ni Don Benito. Kung papayag siya, ang balita ko, tayong pinagbibintangan niya sa nangyaring ambo sa kanya. Kung makakausap ko si Don Benito, maipapaliwanag ko na wala tayong kinalaman sa nangyari. Mas mabuti siguro kung ipaalam natin kay Mr. Legazpi ang napagkasunduan natin dito bago tayo kumilos. Hindi na kailangan yon. Ang iparating mo sa kanya kung paano niya madadala si Don Benito para makausap ko. Mas makakaganda kung magtutulungan tayo sa halip na maging magkakumpetensya sa negosyo. At lalong lalakas kung pag-iisahin natin ang ating grupo. Madali akong kausap. Pero sa lahat ng ayoko, yung tinatraitor ako. Kung ang sinasabi mo, yung nangyaring pananambang sa inyo nung isang gabi, wala kaming kinalaman doon. Kaya nga pinilit kita makausap para makapagpaliwanag. Huwag na natin pahabain pa ang usapang ito. Papayag ako na makasama kayo ng grupo ko kung ibibigay niyo sa akin ang 30% ng kikitain niyo. Kung papayag ako sa kondisyon mo, ikaw lang kikita. Walang mangyayari sa amin. Talagang walang mangyayari sa pag-uusap ninyo dahil puro kayo daldal. Ba't ka ganyan magsalita? Kung tutusin, damay ka rin sa problemang ito. Hindi na ngayon. Dahil nagdidesisyon ka ng hindi nagpapaalam sa akin. Ang ibig mo sabihin, kasama ka sa grupo nila. Noon yun. Pero simula nang ibasura ako ng gagong ito, bahala na igagati ko. Huwag kayong magmadali. Ikaw naman, dahil malaki utang na loob ko sa'yo, papagpapahingahin na kita sa sementeryo. Wala kang kasalanan. Bakit ang tumatakbo? Ano ba? Ilang oras na tayo dito, ah? Halos nakita mo ng buong files namin, ah. Wala ka pa rin maituro. Baka naman, naghahanap ka lang ng damay, ha, bata? Eh, wala pa nga ako dito sa mga nabubuklat ko, eh. Alam mo bang marami ka pa dapat ipaliwanag? Kahit saang angulo tingnan, sabit ka. Hindi ka nga namin nahulihan sa baril. Pero sa paraffin test, positive ka sa powder burns. Pumutok ka! Sinabi ko na sa inyo, nakaago ako ng baril. Pinagtanggol ko lang sarili ko. Hindi naman siguro kasalanan yun, di ba? Yun lang akala mo. Pero suspect ka pa rin sa pagkamatay ni Don Benito. At imposibleng wala kang alam doon sa sindikato niya. Eh maaaring ikaw pa nga nag-setup doon sa matanda eh. Paulit-ulit ko na sinabi sa inyo na driver lang papel ko kay Don Benito. At tanda naman ako makipagtulungan sa inyo, ah. Sige na, sige na. Ituloy mo na yung pagtingin dyan. Ito ko, sir. Isa yung sa mga humabol sa akin kagabi. Sigurado ka? Hindi ko ako pwede magkamali. Kasama yan dun sa pumatay kay Don Benito.
sir. Sir, Atis. Ano, hindi pa ba tapos yan? May naituro na ho siya, sir. Si Edison Gomez. Sabi to yan sa maraming kaso. Karamihan, smuggling, drugs at murder. Misan nga ho, sir, nasa kote namin yan eh. Pero nakatakas. Hanggang ngayon, at large. Handa ka bang tumistigo? Oo, sir. Bueno, isailalim siya sa Witness Protection Program. At alagaan siya mabuti. Siya ang magiging star witness natin. O ito, kompleto na to ha. Kung nagugutom ka, may tinapay dito. May dilata rin dito kung gusto magbukas. At may mainit na tubig din sa thermos kung gusto magkape. Kung magpapahinga ka, nandyan yung folding bed. Hanggang kailan ba ako dito? Hindi ko alam. Bukas nandito si Teniente, tanong mo na lang sa kanya. Sino yung dumating? Sina Borja? Borja? Diyan ka lang, diyan ka lang. O Borja, napasal ka. Diyan dalaw namin kayo. Papare. Pare. Yung witness na inaalagaan nyo, kumusta? Nasa itaas. Kami nang re-relievo sa inyo. Sige na, kami nang bahala rito. Teka, sino nag-utos sa inyo? Sino pa? Kundi si Teniente San Diego. Mabuti pa pare, tumawag muna tayo kay Teniente. Para walang problema. Sandali. Hindi na kailangan! Pasok. Kanina pa nga ako tumitimbre. Walang nagbubukas sa akin. Andito si Kaloy ah. Baka naman nakatulog. Halika. May ipapakita lang ako sa'yo. Reden, andito ka sa dyaryo. Pumatay ka raw ng mga pulis. Dito to mga nakasulat dito. Hindi ako pumatay sa kanila. Reden, ano ba talaga nangyari? Hindi ba sabi mo may trabaho ka na? Ba't napasok ka na naman sa gulo? Tsaka ako nakikwento sa'yo buong pangyayari. Hindi ako pwede magtagal dito. Baka abutan ako ng mga mahabol sa akin. Kaya ako nandito. Para kunin ang mga gamit ko. O sige, ako nang bahala. Ihahanda ko na. Kaloy! Kaloy! Bakit may sunog pa? Bukas na bukas umalis ka dito. Bumalik ka sa probinsya natin. Bakit din dyan? Huwag ka na magtanong. Basta sundin mo sinasabi ko. Baka madamay ka pa sa mangyayari sa akin. Dayan! Iha! Auntie! Iha, kumusta? Auntie! Ano ba talaga nangyari sa daddy ko? Sa bahay na lang natin pag-usapan yan. Kaya na, para makapagpahinga ka na. Ay,
puro kahihiyan ang ginagawa ninyo sa departamento. Ikaw, Tiniente, magbibigay ka na rin lang ng security. Hindi ka pa pumili ng maasahan. Kaya yun, natakasan na kayo. Nalagasan pa kayo ng mga kasamahan. Pero sir, lumalabas sa ballistics report na iba't ibang klaseng balang tumama sa mga bantay ni Reden. E maliwanag na may iba pang grupo na tumira dyan. Bakit? Hindi ba siya pwedeng humawak ng dalawang baril? At sino susugod doon? Tayo-tayo lang ang nakakalam ng safe house na yun. Yun ay kung walang traitor sa mga kasamahan mo. Sir, nakakasiguro kami sa mga kasamahan namin. Kaya nakakasiguro kayo kaya hindi, wala akong pakialam. Ang importante ay mahuli niyong taong yun sa lalong madaling panahon. Sir, line 2 ho para kay Tiniente San Diego. Sir. Hello. Tiniente San Diego? Ako nga, sino to? Tiniente, si Reden to. Reden, nasaan ka? Hindi na importante kung nasaan ako. Ang gusto ko lang malaman kung bakit nyo ako dinidin sa pagkapatay ng mga tao nyo. Kung hindi ikaw, sino? Mga pulis na sumugod sa safe house. Sila pumatay sa mga bantay ko. Alam kong papatayin din nila ako kaya tumakas ako. Totoo ang sinasabi mo eh. Walang dahilan para magtago ka. Sumuko ka sa akin. Kailangan natin mag-usap ng personal. May dapat tayong paliwanag sa isa't isa. Tiniente, naguguluhan ako. Hindi ko alam kung sino mga gustong tumulong sa akin at kung sino mga kalabang ko. Kung hindi ka susuko, dalawa lamang ang pwede mangyari sa'yo. Ang mapatay ka ng mga kalaban mo o ako mismo ang papatay sa'yo. Saan tayo pwede magkita? Sa lumang paggawa ng hollow block sa Pandakan. Mamaya alas 9 ng gabi. Naabutan ng mga yan. Sir Reden! Paano yung banat sa atin ng media? Dahil sa kapalpakan nyo,
iisang pipitsuging tao, hindi nyo pa mahuli! Sir, hindi namin kasalanan nangyari kagabi. Sa katunayan nga eh, nagtataka kami kung paano nalaman ang kalaban kung saan namin kukunin si Reden. Puro kay palusot! Sawang-sawa na ako sa katwiran nyo. Mula ngayon, bitiwan nyo ng kaso. Mabuti pa, mag-ronda na lang kayo. Baka sakaling may masabat pa kayong akit-bahay, i-assign ko na lang sa ibang paghuli kay Reden Sarmiento. Pero sir, paano yung pinagpaguran namin? Narinig mo, sinabi ko. Dismiss! Yes, sir. Pampihira talaga itong si Major. Parang binaliwala lahat ng pagod natin. Ilang buwan rin natin tinrabaho para ma-identify kung sino mga kasama dyan sa sindikatong yan. Oo nga, Tiniente. Maswerte ang ipapalit sa atin. Biruin mo, wala na silang ibang gagawin kundi ipalo up ang leads natin. Kumbaga, tayo ang nagsaing, iba ang kakain. Ang pinagtataka ko lang, kung sino yung mga pulis na sumugod doon sa safe house na pinagdala natin kay Reden. At isa pa, paano nalaman ng kalaban kung saan natin kukunin si Reden? Para bang alam nila ang bawat kilos natin? Anong ibig mong sabihin? May hutas dito sa loob. Sino ba ang tinutukoy mo? Si Major Baltimore lang ang nakakaalam ng kilos natin, ha? Tama ka. Pero hanggat wala tayong ebidensya, hanggang hinala lang tayo. Kaya ano ngayon ang plano? Sundan mo si Major Baltimore. Gusto ko malaman lahat ng kilos niya. Pero sumimple ka lang. Ayoko makahalata siya na tinatrabaho natin siya ng pailalim. Tena, umuwi na tayo. Huwag mo masyadong dibdibin ang nangyari sa daddy mo. Baka naman ikaw magkasakit. Bakit kailangan mangyari to sa daddy ko? Ano ba talagang kasalanan niya? Walang kasalanan ng daddy mo. Siguro, hanggang dyan na lang talaga ang buhay niya. Halika na. We'll take you home. Siya nga naman, Dayan. Kailangan mo rin magpahinga. Ilang gabi ka rin hindi natulog. Ipaubayan mo na lang sa batasan lahat ng ito. Hindi naman tumitigil sila Major Baltimore sa pag-iimbestiga ng kaso. Ano ba talagang nangyayari? Hindi ba ikaw umisabi na si Reden ang suspect? Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa rin siya nahuhuli? Malawakan na ang ginagawang manhunt para sa kanya. Hindi magtatagal, mahuhuli rin yun. Gusto ko makausap si Major Valdemar. Handa ako magbigay ng pabuya. Kahit magkano, mahuli lang ang taong yun. Huwag kayong mag-alala, Miss Pareño. Hindi kami titigil hanggat di namin nabibigyan ng solusyon ang problema ninyo. At kung ano man ang maging development ng investigasyon, kayong unang-una namin sasabihan. Marami hong salamat kung ganun. Hindi na ako magtatagal. Iahatid ko na kayo sa labas. Teka, daily news kami, Miss Pareño. Pwede ba kayo may interview? Pwede kayo makuna ng statement? Kung papayag si Major Valdemar. Palagay ko dapat din nilang malaman ang pinag-usapan natin. May bago na ho bang development tungkol sa pagkamatay ng ama nyo? Sa mga bagay na yan, si Major na ang mas kasalukuyang pang nag-iimbestiga yung mga tauhan ko. Pero mukhang nahihirapan ho kayo, sir. Totoo yan, masyadong madulas yung suspect. Kaya nga nagdagdag pa ako ng tao para sa paghanap sa kanya at para mapabilis yung manhunt namin. At malaking bagay din ang ibinigay na tulong ni Miss Pareño para sa ikadadali ng kaso. Anong tulong yun, Miss Pareño? Yan nga ang dahilan kaya ako nagpunta rito eh. Para mapabilis ang paghuli sa kanya. Handa akong magbigay ng 500,000 piso para sa sino mang makakapagturo sa kanyang pinagtataguan. At karagdagan 500,000 piso para sa sino mang makakahuli sa kanya, pulisman o sibilyan. 1,000,000, Miss Pareño? Napakalaking pera niyan! Pero maliit na halaga yon. Kung ang kapalit ay katurungan sa ginawang pagpatay sa aking ama. In another turn of event, Leon Pareño, heiress of this lane businessman Don Benito Pareño, has offered a 500,000 pesos reward to anyone who
who could give information to the whereabouts of Riten Sarmiento and an additional 500,000 to those Sharon, who could Sharon, arrest him. Tingnan mo, di ba yan yung lalaki na madalas na maging customer ni Tina? Oo nga, siya nga. Who, until now, mga gaga, hindi yan ano? Ikaw mukha lang eh. Paano magiging wanted yan eh nagtatrabaho yan sa isang construction? Ay naku, patay na nga natin sa TV. Mamaya mahuli pa tayo dito ni Boss eh. Hello? Si Sargento Rey, kung makausap? Oo. Importante lang. Sabi mo. Ito ka talaga rin. Anong kagagawan to? Nasa simenteryo tayo, Tiniente. Wala tayo sa presinto. Kapag nagkamali ka ng sagot sa mga itatanong ko, isasama kita sa mga nakabaon dito. Ba't mo ako sinetap? Ano ba pinagsasabi mo? Huwag na tayo maglokohan, Tiniente. Dahil mga taong humabol sa akin nung mapatay si Don Benito, at yung mga nakalaba ko sa bodega ay iisa. Ba't mo pa ako tinulungan kung papapatay mo rin pala ako? Ganyan ba talaga ugalit yung mga pulis? Hindi kita masisisi kung paghinalaan mo ko. Pero wala akong kinalaman sa nangyari. At isa pa, hindi ko alam kung paano nalaman ng mga taong yun kung nasaan ka. At kung talagang gusto kitang patayin, sana noon pa nung mahuli kita. Itinumpa na kita. Hindi ka na sana umabot sa presinto. Ang galing mo talaga umarte, Tiniente. Pero tapos na sarsuela. Isasara ko na, Telon. Sige. Kung talagang ayaw mo makinig sa akin. Pero isa lang ang sasabihin ko. Nakatisod ka ng malaking kalaban. At natitiyak kong hindi sila titigil hanggang tumihinga ka. Hindi mo sila kaya, Riddell. Kailangan magtulungan tayo. Mahirap yata magtiwala sa'yo, Tiniente. Kailangan ko rin ang taong pumatay kay Don Benito. Dahil siya lang ang makakapagturo kung sino mga kasama sa sindikato. Kung tutulungan mo, mabubuo ko ang malaking sindikato. At mapapatunayan mong wala kang kasalanan. Swerte ka pa rin, Tiniente. Hindi ako mamamatay tao. Pero sa oras na malaman ko nakasama ka sa mga gustong pumatay sa akin, babalikan kita. At kahit mapatay man ako, titiyakin ko sabay tayong ililibing. Ito nga pala, susi, Tiniente. Ikaw na bahala makiusap sa mga nakalibing dito. Baka sakali maawa sa'yo at bumangon. Tulungan ka makawalan. Hinahanap namin si Riten. Sige, pasukin nyo! Yes, sir! Sargento, sandali. Bakit nyo sa dito hahanapin? At saka may search warrant pa kayo? Search warrant? Hindi na uso yan. Sargento, nag-aaksaya lang kayo ng pagod. Wala dyan si Riten.
maniwala ka't hindi, yun ang totoong nangyari. Nung nakarinig ko ng putukan, binunta ko ang daddy mo. Nakita ko binaril siya ng isang lalaki. Nung nakita nila ako, pinagtangkaan din nila akong patayin. Lumaban ako. Nang dumating ang mga pulis, tumakas ang mga mahabol sa akin. Ako ang natira, kaya ako nadampot. Kung nakita mong pumatay sa daddy ko, bakit hindi mo sinasabi sa mga pulis? Hindi ko siya kilala. Isa lang sa mga mahabol sa akin ang may record sa police file. Pero inilagay ka na sa witness protection program. Bakit kailangan mo pang tumakas? At patay ng mga pulis na nagbabantay sa'yo. Kapwa din nila pulis ang pumatay sa kanila. Alam ko itutumba nila ako, kaya tumakas ako. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Alam kong pinipilit mo lang akong papaniwalain. Para iatras ang demanda at mabaliwala ang kaso mo. Kung ayaw mo akong paniwalaan, ito baril ko. Kung kaya mo pumatay na isang taong walang kasalanan, sige, putok mo. Pero sa oras na gawin mo yan, ikaw na rin mismo nagsara sa kaso ng pagkamatay ng daddy mo. Dahil ako lang nakakita kung sinong tunay na kriminal. Ang totoo, Major, dalawang beses na pinagtangkaan ang buhay ko. Kaya wala na akong tiwala sa mga pulis. Kung wala ka ng tiwala, bakit ka sumusuko sa akin ngayon? Pulis din ako. Akong gumarantya sa kanya na matutulungan siya sa kaso. Hindi ako makapaniwala na isang matalinong kagaya mo ay makumbinsi ng taong ito. Major, naniniwala ko akong walang kasalanan si Reden. Na-frame up lang siya ng mga taong pumatay sa daddy ko. Siyente! Nasaan sila? Nandun. Hindi ko nga malapitan eh. Baka makita nila ako. Anong ginagawa ni Reden at Miss Pareño dito? Hindi ko nga alam eh. Pero sa tingin ko, gusto isuko ni Miss Pareño si Reden kay Major Baltimore. Sige, magsikalat kayo. Ingat lang, baka makatunog sila. Hinala ka kay Tiniente San Diego na sindikato, may ganung kababarango. Hindi lang si Tiniente tinutukoy ko. Malamang may malaking tao sa gobyerno ang pumuprotekta sa kanila. Reden! Pinatatagal pa ba yan, Major? Major, ano ibig sabihin nito? Isa lang ibig sabihin nito, Diane. Hudas nung kaharap natin. Tapusin mo na yan, Major! Nakakaya ka, Major! Opisyal ka pa naman! Tara! Duka! Dali! Dun! Silalim!
Sundo na rin. Dali! Hindi ako nagkamali ng hinala kay Major. Na may kinalaman siya sa pagkamatay ng iyong ama. Pero bakit? Anong dahilan? Sigurado may pinoprotektahan siyang tao. Dahil yung taong gusto pumatay sa atin, at yung na-identify ko sa police file, ay iisa. Ano naman ang motibo nila para patayin si Daddy? Ang posibleng dahilan ay maaaring agawa sa pamumuno ng grupo. O kaya may malaking perang involved. Kilala ko si Daddy. Alam ko mabuti siyang tao. At wala akong nakikitang dahilan para may magalit sa kanya. Maaaring hindi mo alam to, Miss Pareño. Pero si Don Benito ay isa sa mga pinagsususpetsahang utak na isang malaking sindikato dito. At matagal na siyang under surveillance. Walang katotohanan yung mga sinasabi niyo. Reden, sa mga araw na pinagsama niyo ni Daddy, nasa Amerika ako, may nakita ka bang illegal na trabahong ginagawa niya? Wala naman. Pero ang pinagtataka ko, ilang araw nung ihatid ka namin sa airport, pumunta kami sa port area para salubungin isang shipment. Doon pa lang may mga tao nang gustong pumatay sa kanya. At kami yung mga pulis na rumisponde sa insidenteng yon. Doon namin natuklasan ang mga illegal shipments ng mga electronic equipments at drugs. Kahit ano pang sabihin nyo, hindi pa rin ako naniniwala. Hindi ganun kasama ang daddy ko. Sana nga itama kayo, Miss Pareño. At ang tanging susi para malaman natin ang katotohanan ay walang iba kundi si Major Baltimore. Nung pumamamatay ang daddy mo, at nung pagtangka na ako patay ng mga kalaban, binala ko nung lumayo at akasan mga nangyari. Total, hindi ko naman kayo kaano-ano. At wala naman talaga akong kasalanan. Pero naisip ko rin, kapag ginawa ko yun, parang inamin ko na rin na may kinalaman ako. At mas paniniwalaan mo mga sinasabi nila. Naalala ko yung mga bili mo sa amin nung headed ka namin sa airport. Paulit-ulit ko naririnig yun. Dahil para sa akin, hindi yun utos ng isang amo sa mga binabayaran niya mga tauhan, kundi pakiusap ng isang anak na nagmamahal sa kanyang ama. At hindi ko kayang talikuran yun. Ginawa ko nang pumatay para sa daddy mo. Pero hindi mahalaga yun. Ang mahalaga ay huwag kang biguin sa mga pakiusap mo. Kaya pinili ko na rin sugal kahit buhay ko para lang makapagpaliwanag sa'yo. Mahal na mahal ko si daddy. Napakataas ng respeto ko sa kanya. Nalilito na ako sa mga nangyayari, Eden. Hindi ko na alam kung sino paniniwalaan ko. Natatakot ako. Sa anumang maaari ko pang malaman tungkol sa pagkatao niya. Ganun na ba talaga kasama ang daddy ko? Hindi na pinag-uusapan dito kung masama ang mabuti ang daddy mo. Patay na siya. Nabayaran na niya pagkakamali niya. Isa-isa na natin nakikilala ang sangkot sa pagkamatay niya. Pero hanggang ngayon, malayang gumagalaw pa rin ang pumatay sa kanya. Siya ang kailangan natin mahuli para matapos ng lahat ng gulong ito. Thank you.
gagawin natin, Reden. Tatapusin natin to. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Dahil mas mahalaga ka pa sa buhay ko. Ano ibig sabihin nito? You're under arrest. Ng binanggay. Kayo naman, parang asong sunod lang na sunod. Wala tayong magagawa. Mahirap kalaban si Major. Anong dahilan bakit siya inulin ng mga pulis? Pakanaya ni Baltimore, inunahan niya si Tiniente para mabaligtad ang sitwasyon at maitago niya ang kanyang kasalanan. Nasaan siya ngayon? Nanlumundag siya sa tulay. Hindi ko na alam kung ano nangyari. Pinaulan na siya ng bala ng mga pulis na humuli sa kanya. Sa oras na may masamang mangyari kay Tiniente, mas lalong lalabo pag-asa natin harap sa hustisya kung sinong tunay na kriminal. Si Tiniente! Mabuti naman, Tiniente, at nakaligtas ka. Sinuswerte pa rin. Pero sa ginawang ito ni Major Baltimore, lalong hindi ko siya titigilan hanggat hindi niya napapanagutan ang kanyang mga kasalanan. Naniniwala pa rin ako sa batas, Tiniente. Pero ang krimen, hindi mabibigyan ng katarungan hanggat may mga pulis na katulad ni Major Baltimore. Kung ano man ang binabalak mo, sasama ako. Delikadong gagawin niyo. Pareho kayong pinaghahanap ng batas ngayon. Wala na tayo pamimilian, Dayan. Kailangan unahan natin sila. Dahil lumaban man tayo o hindi, tsak na papatay nila tayo. Ito na malaking pagkakamaling ginawa ni Tiniente San Diego. Sa ginawa niyang ito, lalo lamang niya akong binigyan ng pagkakataon para pabigatin ang sentensya laban sa kanya. Nakakalat na mga informer sa taaset natin ngayon, sir. Sa ngayon, inaamoy na lamang nila kung saan nagtatago si Tiniente. Sir, sa palagay ko kasama na ni Riden yun eh. Eh di mas mabuti. Kapag na-tsempuan nyo sila, huwag nyo nang bigyan ng pagkakataon, itumban nyo na! Sayang din ang 500,000 pabuya sa sino makakahuli. Eh sir, ibibigay ba ng buo yung pabuya? Ang hina mo naman pare, siyempre, ang kalahati nun, mapupunta sa mabuting kamay. Hindi ba sir? Come in! Sir, may tao kung gustong kumausap sa inyo, taga-presinto uno. Papasukin mo. Pasok kayo. Sir, SPO3, Reyes. Gusto mo raw ako makausap? Sir, pwede ko ba kayong makausap ng sarilinan?
Maupo ka. Thank you po. Ano ba ang atin? Tungkol ho kay Reden Sarmiento, sir. Anong tungkol kay Reden? Kung maituturo ko ho ba kung saan siya makikita, makukuha ko ho ba ang 500,000 pabuya? Kung tama ang impormasyon. Bakit? Alam mo ba kung nasaan siya? Hindi, sir. Pero may kilala akong tao na makakatulong sa atin para makita siya. Wala ka na bang gagawin, tama? Kaya ako nga ipinagkatiwala sa iyo mga delikadong lakad dahil ang akala ko, maaasahan ka. Ano bang meron ng taong yun at lagi ka nalang nalulusutan? Lamok at ipis na lang yata ang kaya mong hulihin. Nagpaposte na ako sa bayan na yan. Pag nahuli natin siya, madali na natin makikita si Reden. Mahina na talaga yung baterya ng utak mo. Mukhang hindi na umaandar eh. Uuwi pa ba yun? Eh, alam na niyang hinahanap natin siya! Baka hindi mo alam kung gano'ng katalinong babaeng yun. Hello? Alam ko na kung sino magdadala sa ating kay Reden. Sino? Ayaw mo magsalita! Marami na kami nasasayang ng oras sa iyo, babae. At hindi ako sanay na naghihintay ng matagal. Kaya sabihin mo na kung ano yung gusto ko malaman. Nasaan si Reden? Ituro mo na, Tina, para hindi ka mahirapan! Mahayop ka, David! Ulit ka pa namang maturingan! Marami ka pa sinasabi! Ang tanong ko, ang sagutin mo! Nasaan si Reden? Hindi ko alam! Hindi mo alam, ha? Baka niyo! Ano? Ako na nakikiusap sa'yo. Sabihin mo na kung nasaan si Reden. Ayaw mo pa rin sabihin? Ayaw mo pa rin magsalita? Ano? Ayaw mo. Ngayon. Teka, sandali. Wala sa usapan namin ni Major yan. Huwag ka mag-alam. Pag itinuloy mo yan, magkakatapusan tayo dito. Oh, ikaw. Magsasalita ka na ba o hindi pa rin? Hindi mo ko kayang takutin. At kahit patayin mo ko, hindi ko sasabihin sa'yo kung nasan si Reden! Ganon? Eh, para ka palang basura eh. Wala kang kasilbi-silbi! Alam mo ba ang basura? Inililigpit! Sige. Ayun ang bahala maglibig dyan. Siguraduhin nyo lang na kahit mabulok, hindi maamoy ng kahit nagutom na aso. Huwag na tayong magsisiyan, Dennis. Pumapalpak din naman kayo eh. Kung tutusin, napaganda pa nga ang pangyayari. Mga puganti na sila. Mapatay man natin sila, walang kaso. Paano kung magsama-sama ang mga puganting sinasabi mo? Hindi kaya lalo silang tumapang. Opisyal pa rin ako, Dennis. At ang tapang na sinasabi mo, hindi pwede sa kapangyarihan ko bilang pulis. Major! Eh kung dumiretso sila sa krami at i-report ka nila sa Inspectorate Division. Ano ebidensya nila? At sino paniniwalaan nila? Ako na isang opisyal? O sila ng mga wanted? Hello? Boss, para sa'yo. Hello? Dennis, si Dayan to. Dayan, nasa ka na? Ba't hindi ka umuwi sa inyo? Yun nga ang sasabihin ko sa'yo eh. Kailangan ko ang tulong mo. Pwede ba tayo magkita? Saan? Darating ako.
Wala na tayong problema, Major. Kakagatin na ng istampahin mo. Baka pakawalan mo pa. Sino tinawagan mo, Miss Pareño? Dennis, ito! Lumabas ka na! Nandito na ako! Bakit kasama niya mga taong yan? Iisa lang ibig sabihin yan. Magkakasabot sila. Kayan! Huwag na kayo magtago! Mabuti pa sumama na kayo na maayos! Wala na kayong tatakbuhan eh! Anong gagawin natin? Ang mabuti pa, pumanik ka sa taas, magtago ka dun. Huwag kang lalabas kahit na anong mangyari. Sige na, bilisan mo. Ba't nandiyan ang pulis na yan? Tama, hinala ko. Nagsama-sama na kasi sila. Anong gagawin natin ngayon? Ano ba? Diyan lahat ang tao sa loob dyan! Hindi natin iiwanan ang buhay! Sige! Pasukin nyo! Tumulong sa'yo. Pinatay niyo! Alam mo bang pareho lang kami ng daddy mo? Ginamit ko rin ang utak ko para umasenso. Hayop ka! Hayop! Masakal ka pa sa ulo po! Ano? Nakita niyo ba sila din? Wala rito. Wala rin dito. Baka nagtatago lang yung ngayon. Kung nandito lang sila, kanina pa lumabas yun. Sige, dali na yan! Paano sila, Reden? Pababayaan na lang ba natin sila? Pag bumalik sila dito, bibigyan ko sila ng magandang sorpresa. Pinaimbitahan kita rito, Major. Dahil sa reklamo sa iyo ng isang mong tauhan, si Teniente San Diego. Reklamo, sir? Tungkol saan? Ayon kay Teniente San Diego, involved ka raw sa ilang criminal activities. Partikular na sa nangyaring pagpatay kay Don Benito Pareño. And he also accused you of trying to liquidate him to cover up your alleged crimes. Mukhang mabigat na bintang yan, sir. Kaya nga pinatawag kita para madinig ko naman ang panig mo.
My track records and credential will speak for me. Sa tinagal-tagal ko na sa serbisyo, ni minsan, hindi na dawit ang pangalan ko sa anumang anomalya. Alam ko yan. I'm also aware of Lieutenant San Diego's record. He's a good police officer. Hindi siya basta magbibintang kung wala siyang pinangahawak ang ebidensya. At mayroon siyang mataas na ambisyon. Alam kong matagal na niyang pinupuntirya ang posisyon ko. He is a renegade cop, sir. Iba yata narinig ko sa kanya, Major. Handa raw siya magharap ng testigo to prove his allegations. Kung hindi ako nagkakamali, si Reden Sarmiento ang tinutukoy niya. Sa mata ng batas, pareho silang may kasong dapat harapin. Anong malay natin kung nagsabwatan sila para idin ako at sila makalusot sa kaso? Hindi lang yun ang mga pangalang binanggit niya, kundi pati si Sergeant Antonio Villesa at si Dayan Pareño, yung anak mismo ng negosyanteng namatay. But I'm still giving you the benefit of the doubt. Ganun din kay Lieutenant San Diego. But I'm left with no recourse but to order the full-scale investigation of his complaint against you. Yan din ang hihilingin ko sa inyo, sir. Para malinis ang pangalan ko at lumitaw ang katotohanan. I appreciate your willingness to cooperate, Major. At inaasahan ko ngayong pagkikipagtulungan sa isasagawa naming investigasyon. Maasahan nyo, sir. Kung ako lang masusunod, dapat iligpit na natin si Major Valdemore. Kailangan pa ba natin paabutin sa korte to? Nung una yan rin ang bala ko eh. Pero naisip ko na walang magandang ibubunga kung yan ang gagawin natin. Kaya hanggat may magagawa tayo na naaayos sa batas, yun ang gawin natin. Sana nga tama yung ginagawa mo. Paliwanag ang pinag-usapan namin ni General Robles. Paimbestigahan niya ang reklamo ko kay Major Baltimore. Kailangan lang, may harap ko kayo sa kanya. Kayo magiging star witness. Napasok tayo! Si Dayan! Dayan! Tinyente, wala sila dito! Tinyente! Yung ginagawa mo. Hindi na mga tao kalaban natin, Tinyente. Pero may mga batas pa rin tayo dapat sundin. Pairali mong batas. Ako hahanap ng katarungan. Nasaan? Ito gabi, pare. Medyo. Si Dennis. Nasa taas. Major, umahangos ka. Si Miss Pareño. Abay, nasa kwarto. Tapusin mo na siya.
bago na tayo mapermisyo. Hindi kita maintindihan, Major. Kailangan siguruduhin natin na lahat ng star witness na laban sa atin ay hindi makarating sa korte para magsalita. Relax ka lang, Major. Sumusobra yata ang nervyos mo ngayon. Kailangan pa natin si Miss Pareño hanggat hindi natin nasisigurong patay na si Nareden at Teniente San Diego. Mali, Dennis! Patayin mo na siya ngayon at saka na natin isipin ang gagawin doon sa dalawang yun. Salubungin natin! Ah!